Hi mga ka-Ceragemers! Magandang araw po sa ating lahat. Ito po uli ang inyong abang lingkod, si Sir Mar ng Ceragem Florida Blanca Center. At bago po ako magsimula ay maraming salamat at magpasalamat po muna ako do sa ating mga subscribers na nagfa-follow po do sa mga video natin sa center. Ganon din po sa mga Ceragemers natin, sa mga nag-share ng ating mga video. At nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na to. At nawa po ay maging maganda palagi yung inyong kondisyon. At huwag tayong mawawalan palagi po ng pag-asa. Ngayong araw po na to, mga ka-Ceragemers, mga kababayan, ay ipapaliwanag ko po sa inyo yung tinatawag natin sa Ceragem na body points. So, pag pumupunta po tayo sa ating center, di ba? Humihiga po tayo doon sa ating mga kama ng kalusugan, patulad po ng Ceragem Master B3 o di kaya itong Ceragem Compact, yung manual. So meron po tayong manual o mano-mano at meron din po tayong automatic. So both manual po at automatic ay ginagawa po natin yung pagbabody points tuwing tayo po ay nagtitreatment. So ano nga ba yung body points? Bakit tayo merong body points sa Ceragem? Okay? Mga kababayan, mga ka-Ceragemer, ang ibig sabihin po ng pagbabody points, ito po yung kada 2 minuto na paghinto-hinto doon sa ng internal projector doon po sa ating likuran na kung saan po ay ina-apply po bawat body points o bawat parte ng gulugod natin, ng mga nerve natin sa ating gulugod, ina-apply po yung 5 pamamaraan o method ng 5 healing principles ng Ceragem, yung tinatawag nating masahe, yung tinatawag po nating acupressure, yung diin, yung moxibustion o heat therapy, yung far infrared ray o thermal therapy, at saka yung chiropractic para maayos po yung ating gulugod. So, ano ba ang benepisyo ng tinatawag nating body points related po doon sa 5 principles ng Ceragem na connected naman po dun sa ating spine treatment? Kasi ganito po yan, mga ka-Ceragemers, mga kababayan. Kada humihiga po tayo sa Ceragem, automatic po yun. Ina-apply po yung 5 pamamaraan. So, saan ba ina-apply yung 5 healing principles? So, ina-apply po yan sa ating muscle, sa ating likuran, okay, mga kalamnan natin po sa likod. Ina-apply din po dun sa ating spine. At syempre, nakakatulong din po yan para sa pagpapaganda ng sirkulasyon na ating dugo. So, makikita nyo po dito sa ating video, pagka humiga po kayo sa ating kama, lalong-lalo na po sa B3, sa automatic, ay unang ginagawa po niyan is wina-warm up po muna. So, sa pamamagitan po ng masahe, bago i-apply ang body points, wina-warm up po muna. Yan, minamasahe po yung ating likod. Wina-warm up po muna yung ating mga pagod na kalamnan due to everyday stress gawa ng ating mga ginagawang trabaho araw-araw, di ba? At the end of the day po, talagang masakit yung ating mga kalamnan sa ating likuran. So, ang pinaka the best remedy po niyan para mawala po yan is inuuna po muna natin yung masahe. Okay? Pang warm up po yan para medyo lumambot po at makondisyon yung ating pagod na kalamnan. Okay? So, syempre, after po niyan, i-apply na po yun ng Ceragem yung tinatawag nating body points. So, meron po tayong 12 body points pagdating dito sa ating likuran na kung saan po ang tinitreatment po dyan ay yung ating muscle, yung ating spine at saka yung ating mga ugat na konektado naman po doon sa ating mga internal organ. Nang sa ganun po ay maging maganda ang kondisyon at ganado ang ating internal organ sa ginagawa nitong pagtatrabaho sa loob ng ating katawan. Okay, so simulan po natin sa body point number 1. Okay, so may body point number 1 po, ang organ na, ang ugat na natitreatment po dyan ay yung mga spinal nerve na konektado po doon sa ating laman loob na kidney, ureter, at small intestine. So, ibig sabihin po, tatlong ugat kagad ang natutulungan na ma-therapy sa pamamagitan ng 5 healing principles ng Ceragem. Okay? So, yun po yung tinatawag na body point number 1. So, akit naman po yan. After 2 minutes po, akit po yan sa body point number 2. So, sa body point number 2 naman po, ang natitreatment na po dyan, yung ating spleen at saka yung ating adrenal gland. Okay? Body point number 3, ang natitreatment na po dyan, yung ugat na konektado sa ating stomach, sa ating pancreas at saka duodenum. Sa body point 4 naman po,
Yung ugat naman, spinal nerve, na natitreatment po dyan, konektado naman po doon sa ating lapay, sa ating atay, sa ating abdo, sa ating trachea, at doon sa ating tinatawag po na baga. Okay? Sa body point number 4. Then, after 2 minutes po, akit po yan sa body point number 5, na kung saan po, konektado naman po ito sa ating puso at saka trachea o bronchus. So after po niyan, after 2 minutes, akit naman po yan sa ating salivary gland, sa mandibular, sa lingual gland, at saka yung ating tinatawag na larynx. Okay, then akit po yan sa body point number 7, konektado rin po sa salivary gland at doon sa ating parotid gland, yung pinakamalaki nating salivary gland. So pagkatapos po niyan, sa pinakadulo po o yung pinakabatok natin, nandun po yung mga nerve na konektado naman po doon sa ating brain, eyes, nose, ears, at saka yung ating throat. Then, after po niyan, bababa uli po siya sa body point number 9 para ulitin po yung ating ulit na treatment doon sa ating kidney, ureter, at saka small intestine. Kasi, napakahalaga po na inuulit-ulit po natin yung treatment doon sa ating bato, kasi yung ating bato po, kung mapapansin nyo, sa isang araw, mas maraming beses po tayong umiihi. Mas maraming beses po tayong kinakailangan umiihi kasi filter po siya ng filter ng ating mga maruming fluid sa katawan. Kaya kung ano po yung mapipilter ng ating bato, kinakailangan po nating itapon yun para hindi po tayo madumihin yung ating dugo. So, ganun po kasi pag yung ating bato, kaya dapat talaga natitreatment siya para lumakas po siya palagi. Okay, after po sa body point number 9, bababa naman po yan sa body point number 10 na kung saan po yung mga nerve na konektado sa ating colon o large intestine and appendix. Then, bababa po yan sa body point 11, konektado naman po yan sa ating pantog, konektado po sa ovary, uterus, at saka sa prostate gland nating mga kalalakihan. Then, ang pinakababa po sa lahat, yung pinakadulo po doon sa ating pigi, konektado naman po yan doon sa ating tumbong o anus, konektado rin po doon sa prostate gland, konektado rin po doon sa matres at saka yung genital parts ng ating katawan. Then, after po niyan, tayo naman po ay dadapa. Okay, so sa pagdaba naman po, ito po, body point 13 kung tawagin. So, meron tayong 15 body point, total po yun eh. So, sa body point 13 naman po, hindi naman po nerve ang tinitreatment naman po dyan, kundi yung ating mga muscle na po, at saka para mainitan yung ating tiyan. So, mahalaga pong naiinitan yung ating tiyan, natatandaan nyo po kung nung tayo po ay bata pa. Okay, so, nung bata pa po tayo, nung sanggol pa po tayo, kung natatandaan po natin, siguro lahat tayo dumaan dito, yung ating pong mga magulang o yung mga lolo't lola natin, pinapahiram po ng langis o yung anasiete alcampurado o anasiete manzanilla ba yun, yung ating tiyan o yung ating sigmura, para hindi po ito pasukin ng lamig nung bata po tayo. Kaya di ba maganda po yung tulog natin. Kaya lang dahil nga po sa lifestyle natin ngayon na nagkakaedad na, panay na inom natin ng malamig. Mga kababayan, sa totoo lang po, hindi po talaga maganda na laging nalalamigan yung ating katawan. Kasi, kung mapapansin niyo po, dinisign po tayo talaga ng Diyos na lahat po tayo, ang normal body temperature is 36.5 to 37 degrees. Ibig sabihin po, buhay kasi tayo mainit, dapat po yung ating katawan o warm. Kaya lang, yung lifestyle nga po natin, binago natin. Kaya, ang nangyayari po, dahil sa pagbabago na yun, doon tayo nagkakasakit. So, yung pagbabody point po ng Ceragem, after 30 minutes po yun, kung bibilangin nyo po, from body point number 1 to body point number 12, so meron po tayong 24, kung sa tagto 2 minutes po, meron tayong 24 minutes. Plus yung 6 minutes po na masahe na binibigay po ng kama. So, 30 minutes na po yun. Pag dumapa naman po tayo, meron tayong tatlong body points. So, 6 minutes po yun. So, all in all po, 36 minutes yung isang session po natin o yung isang treatment. Spine treatment and abdominal treatment. So, ano ba yung nakukuha natin sa ating body point? Bakit ba tayo nagba-body point sa Ceragem? Kasi ganito po yun, mga kababayan, mga ka-Ceragemers. Sa Ceragem po kasi, hindi tayo katulad sa ospital na mayroong kumpletong gamit. Sa ospital po kasi, meron silang pang CT scan, di ba? Ang Ceragem treatment po, yung pagbabody point po natin, meron pong apat na bagay na naitutulong po yan sa ating overall na kalusugan. Ang number 1 pong beneficyo na pwede nating makuha dyan sa tuwing tayo po ay humihiga,
sa pagbabody point. Number one po, meron pong diagnostic effect yan. So ano po ba yung diagnostic effect? Sa pamamagitan po ng body points, matutulungan po yung ating katawan upang malaman natin kung aling party ba, di ba, nagbabody point po siya per gulugod natin hanggang sa batok, hanggang doon sa baba. Ibig sabihin, doon po sa ating gulugod kasi, may mga spinal nerve na konektado po doon sa ating internal organ. So sa pagbabody point po, matutulungan tayo ngayon na ma-diagnose natin kung ano na ang kondisyon ng ating katawan. Okay? So nakakatulong po yan para masuri natin sa sarili natin kung yung ating mga internal organ ba ay okay pa ba o gumagana ng maayos. Siyempre, pag may naramdaman kayong kakaiba, pwede rin po kayong magpatingin sa doktor kasi sa ospital, merong ultrasound, meron pong x-ray, meron pong pang CT scan para mas ma-verify nyo po kung yung paggamit nyo ng Ceragem sa naramdaman nyo, mas mabe-verify nyo po ng malinaw kung magpapatingin din kayo sa doktor. Kaya lang, dun po sa pag-treatment nga natin, isang paraan po na matulungan tayong ma-diagnose, okay, yung pagbabody points natin. Okay? So, pwede na nating malaman po agad dyan kung anong klase ng kondisyon meron po yung ating katawan. Okay? Isang benepisyo pa po, di ba, pag nagpapadiagnose, medyo mahal din po, ano? O, pero tayo po, sa ating sarili, may kakayahan po ang treatment ng Ceragem na matulungan ka na ma-diagnose mo. Kaya, pwede kayong bumisita sa ating center para mas maintindihan nyo po at may lecture natin ng mas matagal po. Okay? So, pangalawa po, na benepisyo niyan, una, diagnose. Yung pangalawa naman po, prevention. So, sir, ma'am, paano nagkagiging prevention yung treatment ng Ceragem sa pagbabody point? Diba, simula body point number 1 po, hanggang body point 15, makikita nyo, may mga corresponding po na internal organ na connected po do sa ating spine. So, yung tinatawag nating prevention kasi bawat isang sakit, let's say for example, ang sakit nyo po, diabetes. Diba pag malala po ang diabetes, anong unang organ ang may diferensya o mahina pag tayo po ay may diabetes? Number one, yung ating pong pancreas. O tingnan nyo po yung ating pancreas sa body point number 3, natutulungan yan mapalakas ng treatment ng Ceragem. Kaya lang, yung sakit po kasi nating diabetes, may mga tinatawag yung komplikasyon. Okay? So, komplikado rin po yan sa ating puso. Pwedeng magbara po yung puso natin because of diabetes. Pwede rin pong masira yung ating mga mata because of diabetes. Pwede rin pong magkaroon din tayo ng problema sa prostate because of diabetes. Kaya nga po, nakakatulong yung treatment ng Ceragem pagdating doon sa prevention. Kasi, araw-araw, may diferensya man o wala yung ating mga internal organ na natitreatment na ng maaga. Okay? Ibig sabihin, naaagapan na po agad kung regular natin gagawin yung pagtitreatment ng Ceragem. So, ang tawag po natin doon is prevention. Okay? Prevention na mapigilan natin yung pagkalat ng ating sakit. Okay? Kasi doon po sa ating gulugod, yun yung pinakaugat ng ating katawan. Okay? So, pangatlong benepisyo po mga ka-Ceragemers, yung tinatawag po nating healing o cure. So, paano naku-cure o paano nagkakaroon ng healing? Siyempre, sa paggamit po natin ng Ceragem araw-araw, yung tinatawag po natin 5 healing principles, yung massage, acupressure, moxibustion, infrared ray, at saka chiropractic, pwede nyo palamin kung ano yung mga health benefits nun sa katawan. So, pagdating naman po doon sa cure o healing effect ng Ceragem, siyempre, pagka gumagana na po ng maayos o malakas na po yung ating internal organ o yung ating buong katawan sa regular na paggamit natin ng Ceragem, siyempre, may kakayahan na po ngayon yung ating katawan na itapon niya yung mga dumi na naimbak sa loob ng kanyang, sa loob ng ating sistema ng daluyan ng dugo. So, ang tawag po natin doon is improvement response or improvement reaction. So, ibig sabihin po, may kakayahan kasi yung katawan na kaya niyang pagalingin yung kanyang sarili. Kasi tingnan nyo, di ba, kapag tayo po ay umiinom ng gamot o pag tayo po ay tinakbo sa ospital, di ba kahit nasalingan tayo ng dugo o kahit marami ng gamot ang i-apply po sa atin, pero kung yung katawan po natin hindi na kaya, wala na talagang pag-asa, mamamatay na po tayo. So yun po yung sinasabi natin na ang katawan po ang siyang kusang magpapagaling. May kakayahan po ang katawan na gumaling sa kanyang karamdaman kahit gaano pa kalala po yung karamdaman. Kaya lang, ang nangyari po kasi, bukod sa yung karamdaman niya, kumalat na sa loob, ang dami ng komplikasyon, mahinang mahina pa yung katawan. Kaya ang talagang pumatay po sa atin, sa mga may sakit po, kahit itakbo nyo sa ospital,
hindi po yung hindi po yung kanilang karamdaman ang pumatay po sa kanila, kundi yung hindi na po kinaya ng katawan yung kanilang karamdaman dahil mahina na po yung katawan. Kaya nga sa Ceragem, tinutulungan niyang palakasin yung katawan para yung katawan po lalaban doon sa karamdaman. So ang tawag po nun, syempre, pagka malakas na po yung katawan, gumagana na po ayos, regular na yung pagdumi mo, na itatapong mo na na regular yung ihi mo, nakakapag-produce na rin ng hormones, yung mga glandula mo, naging maganda na rin ang sirkulasyon ng dugo mo, tapos binago mo pa yung lifestyle mo. Hindi, syempre, talagang makakapunta ka po doon sa tinatawag na kagalingan. Kasi ang gumagawa po ng kagalingan, hindi po yung gamot, hindi po yung doktor, hindi po yung ospital, hindi rin po yung Ceragem. Ang gumagawa po talaga ng kagalingan sa ating katawan, yung may sariling katawan. So, susundin lang po natin yung pinapayo ng mga doktor, yung mga ina-advise, yung mga lifestyle na hindi maganda, babaguhin natin. Tapos, susundin lang po natin yung sinasabi sa Ceragem na regular na pag-treatment, plus pagbabago ng lifestyle, kusa po tayong gagaling kasi may kakayahan po ang katawan eh, na gumaling sa karamdaman eh. So, yun po yung tatlo na natutulong ng Ceragem. Diagnose, then prevention, tapos yung isa po, cure, at yung pinakapang-apat po. Yung pinakapang-apat po, isa rin po ito sa pinakamahalaga, yung tinatawag nating care. Siyempre, pagka tayo po ay gumaling na, naayos na po yung ating katawan sa pamamagitan ng paggamit natin ng Ceragem, dapat po regular pa rin tayong gagamit ng Ceragem para maiwasan na po natin. Kaya nga po tayo nagkaroon ng sakit at dumadaan tayo ngayon sa diagnose, prevention and cure, kasi doon po tayo nagkulang sa care. Yung care po, yun po yung pag-aalaga natin sa ating katawan. So, paano nangyayari yung care sa tulong ng Ceragem treatment? Hindi po ba ang pinakugat lahat ng karamdaman ng tao ay humina po yung katawan? Dahil saan? Bakit po humina yung katawan? Because of everyday physical stress. Kaya nga pag gumagamit tayo ng Ceragem, napagod tayo kanina, nagtrabaho tayo, iiga po tayo sa Ceragem, makakabawas po ng malaki yun para doon sa ating stress level ng ating katawan physical. O di syempre, dahil stress po yung ating katawan, hindi gagana ng maayos yung ating organ. Or kung baloktot man yung ating likod, baloktot yung ating gulugod, hindi rin magiging maganda yung daloy ng signal ng utak kasi baloktot. Kaya may mga healing principles po yung Ceragem para ayusin lahat po yun. Siyempre, pag naayos po lahat yon, araw-araw ginagawa mo na, ang tawag na po ron pag-aalaga. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang pinakamahirap pong gawin, hindi yung diagnose, hindi yung prevention, hindi yung cure, kundi po yung care. So doon po tayo nagkulang eh, sa care, sa pag-aalaga. Kaya nga po tayo ngayon may sakit, kaya po tayo ngayon pumupunta sa ospital, nagpapadiagnose, gumagastos na malaki, nagpapagamot para ma-prevent na huwag tayo kagad mamatay. Cure, naghahanap tayo ng kagalingan. Pero ano ba yung pinagmulan ng lahat po yun? Nagkulang po kasi tayo sa tamang pag-aalaga ng ating katawan. Kaya nga po sa Ceragem, pag humihiga po kayo sa ating mga kama, ang apat na bagay po kagad ang binibigay niyan. Ano yun? Diagnose, para malaman mo kung alin parte ng katawan mo ang mahina. Prevention, para maagapan po yung pagkalat ng komplikasyon ng karamdaman. Yung tinatawag din pong healing o cure na yung ating katawan, pag lumakas na, may kakayahan na mapagaling yung sarili niyang katawan. At yung tinatawag na care o yung pag-aalaga na natin. Ayaw na kasi nating maulit-ulit yung ating karamdaman. Kasi ang tulong po ng Ceragem na nagagawa po sa ating katawan, lagi po nating tatandaan, meron po tayong tatlong stages ng pagkakaroon ng karamdaman. Yung unang-una po, yun po yung tinatawag nating past diseases o yung mga naging sakit natin noon. O halimbawa po, nung bata ka, na-diagnose ka na meron kang asthma, pero gumaling naman yung asthma mo. So, ibig sabihin, nung bata ka pa lang, mahina na yung baga mo. Ang hindi mo ngayon alam, yung paghina ng baga mo nung bata ka, dahil ang trabaho ng baga sa oxygen ng ating katawan, naapektuhan na para, nagkaroon na pala siya ng komplikasyon doon sa ating atay, nagkaroon na pala ng komplikasyon doon sa ating puso o ibang internal organ. Kaya ngayon, nagkakaedad ka na, may panibagong sakit na lumabas sa iyo, ang tawag present diseases. Na ang dahilan naman, kasi nga, nung kabataan mo, meron kang history ng sakit na may diferensya ka. Kaya nga, di ba, ang unang tanong po ng mga doktor pag nagpapa-check up ka, medical history. Ano yung history? So, pag sinabi po nating history, yun po yung past. Pag sinabi nating history, yun po yung past na lifestyle mo, ano ba yung ginawa mo noon, ano ba yung mga nagkisakit mo noon, sa lahi mo. Okay? So,
Number 2 po yung present diseases. So yun po yung mga sakit natin ngayon na pag pinabayaan po natin at pinatatagal natin na hindi po naaayos yan, eh pwede pong magdulot yan ng tinatawag na hidden diseases. Dito po maraming nadidisgrasya. Dito po maraming tao ang walang kaalam-alam na hindi nila alam yung sakit pala nila yan. Let's say for example, ang sakit mo ngayon present high blood. So ano ba yung future po ng high blood pag napabayaan? Kunyari high blood ka ngayon, maaaring ano ka bukas pag pinabayaan mo, kasi yung bukas po yun yung future o hidden . Hindi natin alam kung ang mangyayari bukas . Pero pwede nating i-forecast ang mangyayari bukas. Okay? So kung present diseases mo, meron kang high blood, hindi po ba bukas pag napabayaan mo ngayon, pwede kang ma-stroke o maatake sa puso? So pag naatake ka sa puso o na-stroke ka o nagkaroon ka ng kidney failure because of high blood pressure, hindi po ba pwede kang ma-paralyze or mamatay? So yun po yung tinatawag nating hidden diseases. Kaya nga marami po, mababalitaan nyo, nung tinakbo sa ospital, dead on arrival. Na-stroke sila. Pero pagdating doon, hindi na po sila umabot ng buhay. Bakit po? Hindi kasi nila alam yung mga komplikasyon ng sakit. Okay? Pero tayo po sa Ceragem, yung tatlong stages ng diseases na yan natutulungan. Kung gagamit po kayo, araw-araw, lalong-lalo na po, doon sa mga may sariling unit sa bahay. Lamang na po tayo pag meron tayong sariling unit sa bahay kasi nakakagamit po kayo ng tatlong beses o apat na beses sa araw-araw. Hindi po katulad yan ng mga nagpupunta sa center. Yung mga nagpupunta po sa center, gusto rin nilang magkaroon ng Ceragem . Kaya lang po, sa kahirapan ng buhay, doon na lang sila umaasa sa center. Pero kasi ang center po kasi natin, pre-trial lang. Nagpapasubok lang tayo para makita natin kung effective o hindi. So araw-araw nagtsatsaga po sila kahit pasubok-subok lang. Pero tayo po na merong sa bahay, lamang na lamang po tayo kahit anong pagkakataon po na makakatulong ang Ceragem. So gamitin lang po natin ng maayos yan kasi unang-una, yung past diseases, present at future o hidden diseases natutulungan ng maagapan sa Ceragem. At yung apat na benepisyo na kahalagahan po ng pagbabody point. Kaya mahalaga po yung pagbabody point na ginagawa natin araw-araw. Apat na bagay po ang nagagawa niyan sa tuwing tayo po ay humihiga sa Ceragem. Number 1, diagnostic effect. Number 2, prevention sa pagkalat ng sakit o paglala ng komplikasyon ng sakit. Number 3, cure o healing o yung kagalingan ng ating katawan na pag malakas na yung ating katawan, kaya na nito pagalingin yung sarili niyang karamdaman. At yung pinakauli po, yung taking care na o yung nagki-care na po tayo na kahit gumaling na tayo sa ating sakit, tuloy pa rin tayo sa paggamit ng ating Ceragem para hindi na po maulit na tayo ay magkaroon ng karamdaman. So, maraming salamat po at I hope sa mga Ceragemers natin dyan ay makatulong po itong video para mapaalalahanan po tayo na gamitin natin na maayos yung sarili nating unit at yung mga kababayan naman po na nakikinig dito at nanonood ay pwede po kayong bumisita sa Ceragem Florida Blanca Center dito po sa May Purukto, second floor, Barangay Sulib, Florida Blanca, Pampanga. Para po, mas makapagtanong po kayo kasi anong malay nyo po, baka mamaya po yung mabigat nyong problema ng buong pamilya nyo na halos naubos na yung pera sa kakapagpapagamot, Ceragem lang po pala yung makakatulong, kaya lang hindi natin alam. So, pwede po kayong bumisita anytime. Bukas po tayo sa araw-araw, Monday to Friday, open po tayo. So, again po, maraming salamat. Hanggang sa mga susunod na vlog ko po, thank you very much.